Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 17 March 2024. Nandito tayo sa Aklat ng Awit, Chapter 108. Papuri at panalangin ng tagumpay, Awit 57 verse 7 to 11. Awit Chapter 60 verse 5 to 12. Awit ni David. Pakasabayin ako ng basa, guys, para pare-pareho tayo dito matuto. At manalangin na rin kay Father God. Awit chapter 108 verse 1. Nahahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka kaluluwa, gumising ka at magsaya. Verse 2, O magsigising na nga kayo mga lira at alpa, tumugtog na at hintayin ang liwayway ng umaga. Verse 3, sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan, Yahweh, ika'y puparihin sa gitna ng mga hirang. Verse 4, pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Verse 5, sa ibabaw ng mga langit, ikaw ay itatanghal at dito naman sa daigdig ang iyong kaluwalhatian. Verse 6, sa taglay mong kalakasan, kami sana ay iligtas upang kaming iyong lingkod ay hindi na mapahamak. Ninggin mo ang dalangin ko kapag ako'y tumatawag. Awit chapter 108 verse 7. Sinabi nga nitong Diyos mula sa tronong luklukan, hatiin ko ang Shikim bilang tanda ng tagumpay. Paghahati-hatiin ko ang sukot ng kapatagan matapos na gawin ito'y ibibigay sa hinirang. Awit chapter 108 verse 8, ang gailid at manasis, dalawang dakong ito'y akin. Magsisilbing helmet ko itong lugar ng Ephraim, samantalang itong Juda ay sitrong dadakilain. Verse 9, ang Moab ay isang lugar na gagawin kong hugasan, samantalang itong Edom ay lupa kong tatapakan. Doon naman sa Pilistiya, tagumpay ko'y isisigaw. Ganon kalaki, guys. Tingnan mo, ang Moab ay isang lugar na gagawin kong hugasan, samantalang itong Edom ay lupa kong tatapakan. Doon naman sa Pilistiya, tagumpay ko'y isisigaw. Ang lawak ng ng lugar. Verse 10, sino kaya ang sasama sa lakad ko, Panginoon, sa lungsod na mayroong kota? Sino maghahatid ngayon? Sino kayang magdadala sa akin sa lupang Edom? Verse 11, dahil kami itinakwil, hindi mo na pinapansin kung ikaw ay kasama, paano ang hukbo namin? Verse 12, O Diyos, kami tulungan mo sa paglaban sa kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay walang kabuluhan. Verse 13, Awit chapter 108 verse 13, Kung ang Diyos ang kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Magkarugtong yun, guys, ha? Kung ang Diyos ang kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Awit chapter 109, panalangin upang iligtas laban sa masasama. Ito, kailangan natin to, guys, para ligtas tayo lagi sa masasama. Isang awit na katha ni David upang awitin ng punong mga awit. Awit chapter 109 verse 1, pinupuri kita, O Diyos, huwag ka sanang manahimik. Verse 2, ako ngayon nilulusob niyong mga malulupit, mga taong sinungaling na manira lang ang nais. Verse 3, kay rami ng sinasabing pangungusap na dito na ikinakalaban nga ako kahit walang madahilan. Verse 4, bagaman sila'y minahal ko, masama rin ang paratang kahit ko pa idalangin, masama pa rin niya ang bintang. Verse 5, sa mabuting ginawa ko, iginante ay masama, kapalit ng pag-ibig ko ay galit at alipusta. Verse 6, ang itapat mo sa kanya'y masama rin tulad niya, kaaway ang pausigin ng magtamo ng parusa. Verse 7, pagkatapos na malitis, bayaan mo na magdusa kahit siya manalangin, huwag mo nang dinggin pa. Verse 8, ang dapat ay paikliin, tinataglay niyang buhay, kuhanin ng ibang tao maging kanyang katungkulan. Verse 9, silang mga anak niya ay dapat na maulila, hayaan mong maging byuda itong giliw nilang ina. Verse 10, bayaan ang mga supling maglakad at mamalimos, sa nawasak na tahanan palayasin silang lubos. Pero sa panahon natin, guys, huwag naman nating idasal ng ganyan yung ating kalaban. Para mo namang sinira yung buhay niya pagka ganyan ang dasal mo sa kanya.
Diba? Verse 10. Kumbaga sa ano, love your enemies. huwag kang magdasal ng ganyan na masama sa kalaban mo, sa kaaway mo. Be friends to everyone. Ulitin ko ulit, guys. Verse 10, bayaan ang mga supling maglakat at mamalimot sa nawasak na tahanan, palayasin silang lubos. Verse 11, ang lahat ng yaman. Siyempre, ito nung araw nila to. Eh, sa panahon natin ngayon, sa hirap ng buhay, tapos magdadasal ka pa sa nang ganyan sa doon sa kaaway mo. Parang ang pangit naman. Okay, verse 10. Bayaan ang mga supling maglakat at mamalimos sa nawasak na tahanan, palayasin silang lubos. Dapat nga ang ipanalangin natin is sabay-sabay tayong yumaman lahat. Diba? Dapat ganun ang panalangin. Kumbaga sana bagong Pilipinas na tayo. So, dapat ang panalangin natin lahat tayo aangat sa buhay. Wala na kaaway dapat. Lahat dapat is ano na, magkaisa na na manalangin na umunlad ang ating bayan at maging masunurin sa ating gobyerno. Verse 10, bayaan ang mga supling maglakad at mamalimos sa nawasak na tahanan, palayasin silang lubos. Verse 11, ang lahat ng yaman nila ay ilitin ng nagpautang, agawin ng ibang tao ang bunga ng pagpapagal. Verse 12, hindi siya nararapat kahabaganin naman kahit anak na ulila, sa hirap ay pabayaan. Verse 13, pati ang kaniyat lahi ay bayaang mamatay, sa sunod na lahi niya ngalan niya ay maparam. Kinikilabutan naman ako sa panalangin ito. Panalangin upang iligtas laban sa masasama, pero tinalangin mo yung ang masama na magiging ano. Lagi kong sinasabi sa inyo, guys, pulutin lang natin yung mabuti dito sa Bible. Pero pag alam mo nang ano na magka-curse ka na ng ibang tao, wag mo nang gayahin. Okay, verse 12, hindi siya nararapat kahabaganin naman kahit anak na ulila, sa hirap ay pabayaan. Verse 13, pati ang kaniyat lahi ay bayaang mamatay, sa sunod na lahi niya ngalan niya ay maparam. Verse 14, gunitain sana ni Yahweh ang sala ng kanyang angkan at ang sala nitong ina ay di dapat malimutan. Verse 15, huwag din sanang malimutan ni Yahweh ang sala nila, ngunit sila naman mismo ay dapat na malimut na. Verse 16, pagkat mga taong iyo'y wala namang natulungan, bagkos pa ang mahirap inuusig pinapatay. Verse 17, mahilig sa pagsumpa, kaya dapat nasumpain, yamang ayaw magpala, di dapat pagpalain. Verse 18, ang pagsumpa sa kapwa sa kanya ay parang damit, kasuotang oras-oras nagagawa ang magbihis. Sana siya ang ginawin katulad ng nasa tubig, tumabos sa buto niya iyong sumpang parang langis. Verse 19, sana'y maging kasuotang nakabalot sa katawan na katulad ng sinturong nakabigkis araw-araw. Verse 20, ang ganitong kaaway ko, Yahweh, iyong parusahan sa dami ng ginawa at sinasabing kasamaan. Verse 21, katulad ng pangako mo, Yahweh, ako ay tulungan niya, mang ika'y mapagmahal, ako ipagtanggol naman. Verse 22, pagkat ako ay mahirap, laging nangangailangan, labis ako naghihirap sa ganitong kalagayan. Verse 23, anino ang katulad ko nang kung gabi nawawala, parang balang na lumipad, kaya ako ay inuga. Verse 24, mahina na ang tuhod ko dahil sa di pagkain, payat na ang katawan ko, butot balat sa paningin. Pero mabutot balat ka na, tapos ang panalangin mo is pagka-curse naman sa kaaway mo, para namang ano, para ka lang maligtas ni Father God, is nananalangin ka ng pagka-curse sa kapo mo. Kahit ba sabihin mong kaaway mo yan, huwag mong i-curse. Verse 23, anino ang katulad ko na kung gabi nawawala, parang balang na lumipad kapag ako ay inuga. Verse 24, mahina na ang tuhod ko dahil sa di pagkain, payat na ang katawan ko, butot balat sa paningin. Verse 25, ang sinumang makakita sa akin ay nagtatawa, umiiling silang lahat kapag ako ay nakikita. Verse 26, tulungan mo ako, Yahweh, sana naman ay iligtas dahil sa pag-ibig mong matatag at di ko kupas. Verse 27, bayaan mong makilala na ikaw ang nahahabag, ipakita sa kaaway na ikaw ang nagliligtas. Verse 28, ako'y iyong pagpalain kung kanilang sinusumpa. Sa kanilang pag-uusig, bayaan mong mapahiya, ako namang iyong lingkod, mabubuhay na may tuwa.
Verse 29, silang mga nang-oosig, bayan mong mabahala, ang damit ng kahihiyan isuot mo sa kanila. Verse 30, Awit chapter 109, verse 30, Kayawi ay buong puso akong magpapasalamat sa gitna ng karamihan. Sa gitna ng karamihan, magpupuri akong ganap. Awit chapter 109, verse 31, Sapagkat siya ay laging handang tumulong sa mahihirap na lagi ng inuusig at ang gusto ipahamak. Si Yahweh at ang piniling hari, isang awit na katahan ni David, Awit chapter 110, verse 1, Sinabi ni Yahweh ang aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Verse 2, Magmula sa dagong Zion ay palawakin niya ang lupaing iyon, sakop at ang lahat ng kaaway mo ay sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Verse 3, Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusobin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Verse 4, Si Yahweh ay may pangako at ang kanyang sinabi, hinding-hindi magbabago, ikay ay pari, magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Verse 5, Si Yahweh ay naroroong nakaupo sa kanan mo at kapag siya ay nagalit, ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulupig. Verse 6, Siya ay hukom na hatol sa lahat ng mga bansa sa laban ng walang puknat. Marami ang malalaga sapagkat ang mga hari lulupigin niyang lahat. Awit chapter 110, verse 7, Sa batis sa lansangan, itong hari ay iinom at sisigla ang katawan. Sa lakas na tataglayin, matatamo ang tagumpay. Bukas na itong ano guys? Mahaba ba yung chapter 111? Check ko lang ha. Okay. Awit chapter 111. Bukas na ito guys. At wala na akong oras. 1 minute na lang. Ano bukas? 18? 18 March 2024. Bye everyone. God bless.